Hello, good morning, welcome back to my channel. Okay, sa mga baguhan dyan, ako nga pala si Durante Almuiti Bartolata. Shout out sa lahi ko. So ngayon meron tayong unboxing. Bali, karugtong pa to ng unboxing 4-4. Ito yung extension. Ayan. So bali, yung unbox natin ay extended. So ito, i-size natin. Bali ito, itong GoPro battery charger natin. Ito siya ngayon. Normal yung ibabasahin. Instruction. Ito na siya. Yun. So guys, ito ang pinaka hihintay kong order. Ito na siya. So, bali ito siya. 3 channel siya. So, ibig sabihin tatlong battery ang pwedeng i-charge at the same time. Ibig sabay-sabay. At siyempre, yan tayong USB cable. Yan. So, kasama niya mga kaibigan, ito may dalawang battery. Yan. So, ngayon, titestingin natin. Then, two, ito na siya. So, dahil meron akong extra battery, punoy na natin. Yung kasama doon sa unboxing part 4, plus 4, nakaraan lang. Meron pa ako dito ang dalawa. So, okay. Yan. Bali. 3 channel, 3 battery. Sabay-sabay charging. Tapos dito sa taas, sa takip, meron lagayan ng SD card. Yan. Bali, dalawa sa taas at meron sa dito. Kung may kita nyo, meron ba isang slot dito? Bukas yung camera. Ito, itong slot dito, card, card reader siya. So, write and read. Pwede mo siya gamitin. Sasaksak mo lang sa siyempre sa laptop mo. Kaya gusto. So, ganun lang. Yan. Cute siya. Yan. Dito sa likod, ito isipin yung charging port niya. By the way guys, yung power supply niya dito is yung output, yung input niya is 5 volts 2 amperes. Yeah. So
sa mga wall charger or cellphone charger. Supported naman siya. Dahil yung ating charger yun is 5 volts output. So, pwede yun. Dahil dito sa tabi ko may laptop, ito ko muna i-charge. So guys, connected siya. May ibang, may kulay na tatlo. Ito ba? Yan. Kapag naka-red, ibig sabihin, nag-charge pa siya. Pag naka-green, ibig sabihin, fully charged na. Ganun lang. Dapat nagkari mo sa belt. Diyan lang muna siya. So, next natin bubuksan. Protective housing. Ito guys, pang ano to, yung pang dive na pinakita ko dati doon sa una kong unboxing. Tapos kumapa ko na lang extra. Ito guys ah. Pag nabasa nyo sa bawa, meron na pong reserva. Yan siya. Isang extra takip. Yung pinaka-door na, yung pinaka-door niya, isang extra dito. So guys, this una kong unboxing sa huling yung huling kong unboxing. Na-mention ko na doon ito. Bali yung sticks nito, 60 meters deep. Yun ang kanyang water resistant specs. So ito siya. Yes. Naman pagka original. Ang pinagkaiba ng imitation mga kaibigan, wala siyang safety lock. Ito meron, no? Ito. Doon sa unang unboxing, doon sa 51-in-1 accessories, yung protective housing niya, wala siyang ganito. May lock eh. So, kailangan push. I-push muna lock. Kamu yang ngap. Oh. Wah, gak kayak bos ya. Oke. Lupa turun nanti. At siyempre meron naman siyang kasamang quick release mounting. Ayan siya. Ayan. Then meron pa isa. Release mount, thumb screw, then ito siya.
Again, mayroon siyang reservan. Siyang spare. Doon sa 51-in-1 accessories, yung kanyang housing protective, wala siyang extra door. Dito meron. So again, quick release mount. So, kapit natin. Natin ay ito. Meron pang isang tanto. Bukod dun sa unang unboxing, meron akong float bobber dun. Dito meron pa akong floating hand grip. Ayan. So, itong ina-unbox ko ngayon ay original GoPro talaga. Kasi nakita ko doon sa ibang accessories na nabili ko, parang hindi siya quality. So, ito ang binili ko ngayon. Kung makikita natin, hindi pa talaga ang materials niya. Uy, hand strap. Okay. Meron siyang strap. Yun siya. Maya, titisting natin sa ating GoPro Hero 9. Ito naman ay head strap, quick clip. Okay. Head strap, quick clip. So, itong kanyang lalaman. Siguro, ini-clip lang dito. Dahil meron kang mount rin, kailangan meron kang thumb screw. So ito. Ay, bubuksan natin. Yan. Aha. Wait, bukan din. Ito siya mga kaibigan. Susuot mo siya po niya. Pagkatapos yung GoPro mo, dito na kalagay. Ano ba yan? Kapit kaya natin. Ano naman? Maganda na sampul. Malaman natin kung paano ginagamit siya. Yan. Hindi yun siya. Yeah.
Ini strap. Semua meron tayong heel strap. Meron lang tayong chest mount. Yeah. Diba? Buksan natin. Nice, eh? Tapos, silbar ito. Siyempre sa handlebar. Yan. So, meron siyang handlebar mount. Siyempre meron siyang quick release mount. At di mawawala ang thumb screw. So guys, itong chest strap natin. Yan. Paano ginakabit? Alamin natin. Yan. Ganyan mga kaibigan. Huh! Ano diba? Sa tingin ko ganito eh. Yun eh. Ano diba? Tapos. Dito. Mamount natin ang ating GoPro dito. Para ma, kapit dito. Balik lang. Yes! Sige pa lang. Yes ba? Talagang tama-tama pag mumotor eh. GoPro, start recording. Wala, quick response ha. Ang gusto ko sa'yo. GoPro, start recording. Wala. Tamas put ha. I like your response, very quick. Ngayon, nakasend itong front LCD niya, display. Pero pag ako nag video, ino-off ko ito kasi malakas sa battery. Ang pagkaganahin ko lang yung rear display, yung front din na. Re-record ito sa mga. So, tanggalin natin. Siyang quick release dito.
Yes. Ada lah mo na yan. Ba, hindi tinanggal. Tinitanggal lang. So, ito, handlebar mounting lang ito. Then, guys, dahil meron tayong GoPro at meron tayong mga protective waterproof casing, alam na meron tayong mga extra pa dito. At ito, alam na this kung para saan yan. Yan ay pang-dive, mga kaibigan. At ito naman, konting idea lang. Tingnan nyo. Yan. Ito siya. Dome port. Pero buksan natin. Salahan, malalaman mo na kung para saan to. Yan. Siyempre, pang dive yan. Ilabas natin. Uy, may isang pouch. Okay. Then, natin mga kabuuan. Again, meron naman siyang doon sa isang tawag niya, float bobber. Pull natin. Ito ang mga nilalaman. Dalawang, okay, isa natin. Meron siyang Allen key. Again, dalawang thumb screw. At meron siyang maliit na spanner, mga kaibigan. Kung para saan yan, siyempre, wala nang ibang ihigpitan kundi ito. Explain ko na ito sa nakaraang unboxing ko. Yung trabaho nito para kung sakali magkakaroon ng moisture inside bago magamitin, dapat ito nakalagay din sa likod sa loob para sikitin niya yung moisture. Then, then. Dami naman. Wrist strap. Ini kalabita eh. Okay. Susundan lang natin yan. Simulin natin. Yan. Dito.
belum saya. Iya nih. Itu sih. Sok waki kita nyenjang lagi. Ya, penyenggannya. Yang round itu ada parang light. Reflektor yang ring light kan. Tapi apa-apa sih ini yang mirong bilog dyan na parang ilaw. Yan. Ito. Sa ring light ko yan. So, bali, yung likod nito, ito, lagay ng camera. Again, meron din siyang protective housing. So, bubuksan natin. Na siya makagigil. So, para malagay natin yan, so, tatanggalin natin to. Secure mga kaibigan. Yeah. So, yung front display ng ating GoPro, hindi mo na siya makita sa loob, natatakpo na siya. Ang nakalabas lang yung lens. Ayun sa loob, makikita yun. Ano yung ring light na nakasin ito? Okay. Dahil gawa na yan, nasimpulin natin. Pilit yan. Bueno, kakabit natin yan. So guys, ito pinaka-trigger. Para ma-on ang camera. So, kita mo dyan. Siyama mga bigan. Kailangan ng thumbs ko. Yun. Gamitin natin kanyang spanner. Di abot ng daliri. Yes! Okay! Oh.
ku yes pagi lagi kak tapos ayos na ako kaibigan. Ito yung trigger. Pag ayun siya, may kita yung putik dito, stainless. Ito yung on off ng video natin, camera. Okay. Wala sa equip mga kaibigan. Natin yung spanner niya. Eh? Ipitan mo hanggang sa madurog. Hindi. Wala ganun. Sayang. Ready, sir? So, na-adjust ko na yung trigger niya. Nasa gitna na halos eh. So, let's try. Di ba? Nag-start siya mag-record dyan lang. Hindi niya makikita dyan na kasi natatakpan na yung trigger dito. Pagka-off mo siya, again, kakalabitin mo na siya. Off na siya. Kasi siyempre, kahit yung GoPro may setting ng voice command, paano pag nasa ilalim ka ng dagat? Hindi ka makapagsalita, siyempre. Try natin. Yes. Apoy. So, ganito lang. Yan. Halimbawa, naliligo ko sa dagat. Yung pwede maligo sa buhangin. Pangit yun. Pagka sumisid ka, at ito nilabas mo lang halfway siya, yung kalahati nasa baba, nakalublob sa dagat o tubig, yung kalahati nakalitaw, or nakalabas sa tubig or dagat, ganito ang mangyayari sa kanya. Parang katulad dyan, ang result niya ay makikita niya sa ilalim ng dagat, at the same time makikita niya ang ibabaw, tulad ng ganito. Yan. Diba? So, matitesting yan pag bakasyon ko. Kailangan ang leading-lady ko dyan, yung misis ko siyempre. Ang tanong, ito lang ba siya? At siyempre yung wrist strap niya. Wrist strap. Dito yan. Yan. O, diba? Siyempre. Yung mga bitawan, yung mahal kasi, kaya ingatan eh. Pero sa video ko, lahat na unbox ko, hindi ako nag-mention ng magkano halaga, magkano pag
magkabili ko. Para sa akin, hindi maganda pakinggan. Basta gusto nyo malaman ang presyo, eh, check online. Yan. So kung mapitawan mo siya, okay lang. Yan. Kasi pag ito nabitawan na durog, aray ko, masakit na rin. Di bali ka akong untog kung sakali. Sa mga corals. Masugatan ka, gagaling yun pag ito nabasag. Aray ko. Yeah. Ito nga pala guys, meron tong ano. May gira niya may isang knob. Nakita ba? Yan. Yan ah. Ito. Pag iniikot mo siya, yan ah. Yan, kumagalaw sa loob. Oh, nakita mo yung lens ng camera. Meron siya mga filter. Yan ah. Yes. Pag nakasentro siya, tumutunog. Yan. Pag gusto mo ng wide angle, meron siyang extra lens. Yan. And yan, isa pa. Yung sumunod. Yan. Yeah. Wide lens yan, yung nakasiting ngayon. Itong isa, filtering lang siya kung sakaling madilim ang dagat siguro o kung ano man. Ito naman, normal lens ng camera. Yan. Ito, wide lens. Yan. Isa filter lang. Yan. Masusubukan natin ito pagbakasyon. Maninilip tayo dun. Mahilig kasi kung manilip eh. Sa dagat ah. Siyempre eh. Kung saan may sisid ka, masisilip mo ilalim ng dagat. Yan ang ibig ko sabihin ah. Ayos na, ito lang. Pero meron pa siyang accessories dapat eh. Kasi meron mga dito. Meron pa siyang mount dito. Stop natin video. Yes. Meron siyang secret storage. Kung ano mang magkakasadyan na iniingatan para hindi mabasa, pwede nyo ipasok dito kasi meron siyang o-ring yung black yan nag-seal dito. Ang tanong, bakit ito yung isa wala? Oh, hindi mabuksan eh. Pero kung ayaw nitong buksan, di hayaan mo siya. Ang tanong, pag pa nakapasok dito, malilitik pa ng remote.
kahit pala nakapasok siya dito, kaya pa na-remote eh. Start natin. Design siya ng may trigger ito. Yung taga-pindot doon sa taso yan. So, bali ito lang ang unboxing pa ngayon. Hindi kasi dumating nang sabay-sabay. Yan. Dahil ito lang naman ang hindi kasama doon talaga na dumating. So, again, shoutout sa 1,260 subscribers, viewers. Shoutout sa inyo lahat. Salamat sa suporta. At siyempre, shoutout sa aking family sa Pilipinas. Sa aking mga kasamaan, sa aking trabaho, shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa Bartolata at Almuiti family. Shoutout sa inyo lahat. Sa mga pinsan ko dyan sa Tikaw. Shoutout sa inyo lahat. So, dahil at dahil umabot kayo sa dulo ng aking video, ako'y nagpapasalamat ulit. Bumabati ng isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. From Qatar to Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Good afternoon. So, hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa inyong suporta. At naway nandiyan kayo palagi para sa aking susunod pang unbox. Bye bye.